Kamakailan lamang, ipinagdiwang natin ang International Women's Day. Ito ay naglalayong bigyang importansya ang naging kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan. Ginugunita rin sa pagdiriwang na ito ang mga karapatan ng mga kababaihan at maging ang pagpapalawak ng kapayapaan. Isang pinagpalang umaga po mga kapuso. Ako po si Connie Angeles. Muli po kayong nanonood dito sa programang Subok Na sa Paghatid ng Serbisyo Medikal magmula noon hanggang ngayon. Kapwa ko, mahal ko. Kapwa ko, tanggapin mo. Sinilang ni Ronaline ang kanyang anak na si EJ. Subalit sa paglipas ng mga araw, napansin na lamang nila ang kakaiba sa dila ng bata. Agad naman nila itong dinala sa doktor at dito nalaman ang kondisyon ni baby EJ. Paanong kinakaya ng pamilya ni Ronaline ang ganitong kondisyon ng anak na halos isang buwang gulang pa lamang? Panoorin po natin ang kwento ni EJ Pupa. Tubong San Isidro Tikling, Rojas Mindoro Oriental, sina Ronaline, ina ni baby EJ na isang buwang gulang pa lamang. Lumuwas sila dito sa Maynila para maipagamot ang kanyang anak at kasalukuyang nakikitira sa kanyang tiyuhin. Pangalawang anak po namin, si EJ po pa. Yung pinanganak po siya, nakita po namin na ano na po yung dila niya, makapal po. Pero hindi po namin napansin na nakadikit po yung kanyang dila po dun sa gilagid po niya. Tapos ng mga ilang linggo po, napansin po namin na kumakapal yung dila niya, tumahaba po. Yung na-check up na po siya, sabi po ng doktor ay critical daw po ang kalagayan ng bata. Kailangan daw pong maoperahan po agad daw po siya. Ang mas nagdala ng pangamba sa kanyang mga magulang ay? Kasi po yung habang lumalaki po siya, dinadaluyan ng dugo yung sa kanyang ugat, lumalaki din po siya. Pangingisda lamang sa probinsya ang pinagkakakitaan ng asawa ni Ronaline. Samantalang siya naman ay walang trabaho dahil kinakailangan niyang alagaan ang may sakit na anak. Kaya naman isang malaking pagsubok sa kanilang pamilya ang pagpapagamot at pagpapaopera na kakailanganin para kay baby EJ. Ayon sa doktor, ang gagawin po sa kanya ay kailangan pa po siyang napa-extray na po namin siya, tapos nakuna na po siya ng dugo at ang susunod po na gagawin po ay CT scan po bago po siya operahan po. Ay, hindi pa po namin nagawa yung CT scan po nang naasikaso na po namin yung mga papel po namin. At pagkatapos po yun, ano na po siya, i-schedule na po namin para sa CT scan. Ang tawag po sa sakit niya ay macroglossia. Ang ibig daw pong sabihin nun ay yung humahaba po yung dila po niya habang lumalaki siya, humahaba po. Dahil sa dami ng mga kailangang gawing laboratory tests, bago pa maoperahan si baby EJ, kakailanganin ng pamilya ni Ronaline ng malaking halaga para maipagamot ang anak. May oral rehab pa po, kaya alam po sa April 4 pa po, ang ano pa lang po yung follow-up chika pa lang po. Nananawagan po ako sa mga nanonood na humihingi po ako ng tulong para po may pagamot po yung anak ko si EJ kasi po may sakit po siyang macroglossia. Sana po matulungan niyo po kami. Humihingi po kami ng tulong dahil hindi po namin kaya para sa CT scan at sa operasyon po ng anak ko. Maraming salamat po.
kondisyon ni Baby EJ ay nangangailangan ng agarang solusyon sa lalong madaling panahon. Sana naman po maoperahan na ang bata upang hindi na lalo pang lumaki ang dila nito. Malaki po ang pag-asa ni EJ na maisaayos ang kanyang kondisyon, pero hindi po nila kakayanin ang gastusin sa ospital. Sana po matulungan natin si EJ po pa. Ang macroglossia ay isang rare disease kung saan nagkakaroon ng abnormalidad sa laki at lapad ng dila. Kadalasang sabay sa paglaki ng bata ay siya ring paglaki ng dila nito. Ang ganitong uri ng kondisyon ay kadalasang nakakaranas ng hirap sa paghinga dahil sa nahaharang ng dila ang daanan ng hangin sa ating bibig. Hirap sa paglulon at pagkain, hirap sa pagsasalita, pagkasugat ng mga gilagid. Ang pagkakaroon ng macroglossia ay kadalasang sanhi ng iba't ibang congenital o acquired conditions at kadalasang sanhi ng paglaki ng dila ay vascular malformations gaya ng lymphangioma o hemangioma. Ang gamutan at prognosis ng pagkakaroon ng macroglossia ay depende sa kung ano ang sanhi o naging dahilan nito. Wala namang gamot na kailangan para sa mild cases o yung maaring minimal na sintomas lamang, pero maaring sumailalim sa speech therapy o kaya ay operasyon para mabawasan ng laki ng tinatawag na reduction glossectomy. Ipinanganak na mayroong congenital heart disease si Baby Charbel na ngayon ay 9 na buwang gulang pa lamang. Paano kayang kinakaya ng kanyang magulang ang ganitong kabigat na karamdaman ng kanilang nag-iisang anak? Panoorin po natin ang kwento ni Charbel Abukay na nakilala namin sa gamot para sa Kapwa Health Mission na ginanap sa SM City, Consolacion, Cebu. Sa isinagawang gamot para sa Kapwa Medical and Dental Mission sa SM City, Consolacion, Cebu, kamakailan lamang ay nakilala natin si Angela Abukay, ang ina ni Charbel, 9 na buwang gulang. Isa si Angela at ang kanyang asawa sa nag-abang at pumila para ipakonsulta ang nag-iisa niyang anak at mabigyan ng libreng atensyong medikal. Nung nagbuntis po naman ako, ma'am, wala naman po akong problema, hindi rin po ako nagkasakit. Kompleto po ako sa mga prenatal check-ups. Nanganak po ako na normal lang po, tapos full term po yung pagpapanganak ko po. Tapos nung nag-1 month na si baby, bumalik kami sa doktor para ma-check ulit siya. Sabi niya, hindi raw nawala yung murmur daw sa puso niya, mas lumakas daw. So, in-advise niya po kami na magpa-to the echo na po si baby para malaman kung meron bang problema sa puso. So, yun, pagkatapos po, nakapa-to the echo po kami, nalaman po namin meron po siyang 3 problema. Yun po yung 2 butas at saka yung pulmonary stenosis na sinabi niya sa amin. Masakit para sa isang magulang na malaman na merong malubhang karamdaman ang kanilang anak. Lalo pa at halos kapapanganak pa lamang niya kay baby Charbel. Ang sabi ng doktor, ma'am, yung butas kasi niyang 2, yun yung VSD or ventricular septal defect at saka patent ductus arteriosus po. Ang sabi po niya, pwede po daw gawing 2. It's either po yung catheter, yung ilan idadaan daw sa malaking ugat sa bata tapos punta sa heart niya para isirado yung butas. Pero ang isa po is yung open heart surgery para po masira po lahat o maayos po lahat ng problema sa puso po niya, ma'am. Yung bata naman po talaga, ma'am, kung titignan, para talagang walang problema. Sa halip na maliit lang talaga siya. Yung napansin lang talaga namin mula nung nalaman namin yung paghinga niya na medyo malalim at saka malakas.
para siyang hinihingal. Tapos nalaman din namin kamakailan lang na meron pala siyang asma din na sabay. Kaya kakahil pa lang niya ng asma niya ng isang linggo. Kinakailangan ding maisagawa ang surgery kay Baby Charbel sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang magkaroon pa ng ibang komplikasyon. Ang sabi kasi ng doktor sa amin, pag hindi po namin na paayos yung puso niya, baka hindi siya tatagal. Pinakamalayo na siguro ang 4 or 5 years. So, ayun, kaya iniingatan talaga namin na kung pwede, hindi lang talaga siya magkasakit, lalo na yung sipon at saka ubo. Para maisagawa ang operasyon, nangangailangan ang pamilya ni Baby Charbel ng malaking halaga. Hindi naman sumasapat ang kinikita ng kanyang asawa sa pagtatrabaho bilang empleyado sa isang kumpanya. Sumasapat lamang ito sa mga gamot at gatas na kakailanganin. Yung sabi po ng doktor, ma'am, baka nasa mga 800,000 daw po, abutin daw ng 1 million yung surgery. Depende daw sa cope-up daw ng bata ng operasyon. So, yun, pinapahanda po kami ng pang-down payment daw sa ospital dito sa Cebu. Medyo malaki rin, 350,000 yung hinihingi sa amin. Kaya naghanap na lang kami ng ibang paraan na pwede kaming makakuha ng mas mababa sana. Malaking tulong rin ang pagpunta nila sa health mission na ito, lalo na nang iabot ng pamunuan ng SM Consolacion ang ilang mga gamit para sa kanilang nag-iisang anak. Nananawagan po kami para po sa anak po namin na kung sino pong merong magandang loob dyan na ma-sponsoran o kahit mabigyan po ng konting assistance para po maoperahan po yung anak namin kasi kailangan daw maoperahan sa lalong madaling panahon po. Sana po matulungan natin na madugtungan at humaba pa ang buhay ni Baby Charbel Abukay. Sa pamamagitan ng operasyon na isasagawa sa kanyang puso, maaagapan ang iba pang maaring komplikasyon ng sakit na ito. Ang mga magulang ni Baby Charbel ay hindi naman po nawawala ng pag-asa, lalo at nagkaroon sila ng pagkakataong makapanawagan sa ating programa. Ang patent ductus arteriosus or PDA ay isang pagkaraniwang depekto sa puso na nangyayari sa higit kumulang 3,000 na mga bagong silang sa bawat taon. Ito ay ayon sa datos ng Estados Unidos Cleveland Clinic. Ito ay nangyayari kapag ang ugat na nakakonekta sa pagitan ng aorta at pulmonary artery ay nananatiling bukas matapos ipanganak. Ang mga sintomas ng pagkakaroon ng PDA o patent ductus arteriosus ay maaring minimal at hindi agad malaman o kakakitaan ng sintomas, pero sa pambihirang kaso. Ang ganitong heart problem ay kadalasang nalalaman ng doktor sa pamamagitan ng pandinig ng isang murmur sa puso o hindi normal na tunog ng pagtibok ng puso. Ilan pa sa mga sintomas ng pagkakaroon ng PDA ay labis na pagpapawis, mabilis at mabigat na paghinga, mabilis na pagkapagod, at kawalan ng gana sa pagkain. Ang maagang kapanganakan ay maaring maglagay sa panganib ng sanggol, pero wala pa rin matukoy na sapat na dahilan o pinagmulan kung bakit o saan nagmumula ang pagkakaroon ng patent ductus arteriosus. Kinakailangan ng gamot o operasyon para sa PDA, para sa mga sanggol na bagong panganak. Ang isang gamot na indomethacin ang maaring makatulong sa pagsasara sa PDA. Kapag nabigyan ng intravenous, ang gamot na ito ay maaring makatulong sa paghahawak ng kalamnan at isara ang ductus arteriosus. Para naman sa mga batang merong maliit na PDA, maari nang sumailalim sa pagsasara sa pamamagitan ng transcatheter device. Thank you.
mahigit na apat na dekada ng ating programa, marami na rin po tayong nabigyan at natulungan ng serbisyo medikal. Isa na rito si Janine na lubos ang pasasalamat na nakamit niya ang tulong para maipaopera ang kanyang anak na si Elijah. Muli po nating balikan ang kanilang kwento at kamustahin ang kondisyon ni Elijah. Isa sa libu-libong natugunan ng medikal na atensyon na idinulog dito sa ating programa ay si Elijah Narciso. Ipinanganak si Elijah na walang butas ang kanyang puwet. Nalaman po namin na wala yung butas yung puwet niya. So nabigla po kami hanggang sa naghanap po kami ng ospital kung saan yung pwedeng ospital na mag-oopera po sa kanya. Kasi halos po lahat ng ospital na napunta namin wala pong mag-oopera sa kanya. Mula nang lumapit sila sa ating programa dito sa Kapwa Ko Mahal Ko, nagkaroon ng positibong resulta sa pamilya ni Elijah. Dahil makalipas lamang ang ilang buwan, naoperahan na si Elijah. Lumapit po kami sa Kapwa Ko Mahal Ko, 9 months po siya noon na naisipan po naming lumapit dito sa Kapwa Ko Mahal Ko po. Yun nga po, sabi po sa Kapwa Ko Mahal Ko na yun nga po, maoperahan po siya. Na doon nga po pumunta po kami sa PCMC. Yun naman po, naoperahan naman po siya. Nabutasan po yung puwet niya, yun po yung tawag nilang PSARP. Tapos nung nito pong August na naoperahan po siya para po i-closure na po yung colostomy niya. Malaking tulong din para kina Janina ang naging tugon ng sponsor na tumulong sa kanyang anak na si Elijah. Namumblema po kami na yung mga gagamitin niya, yung mga gamit niya po sa pang-araw-araw katulad po ng mga gas pad. Kasi hindi po kami gumagamit ng colostomy bag kasi pang sanggol po, bali wala po sa kanyang colostomy bag. So bali gasa po, tas diaper. Yun po, pang-araw-araw po namumblema din po kami ng gagamitin niya. Sa ngayon, hindi nahirap ang kanyang anak at normal na rin ang pagdumi nito. Pasasalamat ang hatid ng pamilya Narciso sa lahat ng nagpaabot at nakiisa sa kanilang mga panalangin. Una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa Kapwa Ko Mahal Ko dahil po nung lumapit po kami sa Kapwa Ko Mahal Ko, natugunan po yung panawagan namin upang magkaroon po ng tulong yung pagpapa-opera po sa aking anak. Sa PCMC po, sa Philippine Children's Medical Center, lalo-lalo po sa mga doktor na nag-opera po sa anak ko si Elijah Narciso. Gusto ko po magpasalamat sa inyo. Lubos po ang kasayahan namin na naging normal na po yung anak ko. Maraming salamat din po sa tumulong, Tita Bec. Maraming salamat po. Hindi po namin kayo kilala pero maraming salamat. Naging normal po yung anak ko. Maraming salamat po. Sa lahat ng naging instrumento para makamit ng pamilya ni Janine ang tulong sa pagpapaopera ng kanyang anak na si Elijah, isang malaking pasasalamat po buhat sa aming lahat. Naway marami pa kayong matulungan at mabigyan ng pag-asa. Dahil sa bawat tulong na inyong maipapaabot sa ating mga kababayan, isang napakalaking ginhawa para maibsan ang bigat ng suliraning kanilang dinadala. Muli, maraming salamat po. Kilala ang Smoky Mountain na isang bundok ng basura at maraming tao nakatira. Ngunit kamakailan lamang, pinasinayaan ang pagpapaganda at pagsasaayos ng Smoky Mountain Health Center and Lying-in Clinic. Isa-isang nagdatingan ang mga panauhin mula sa SM Foundation sa pangunguna ni Engineer Ramon Hill Chito Macapagal, Head ng Communication Affairs ng SM Investments Incorporated, at si Ms. Connie Angeles, Executive Director for Health and Wellness Programs. Dumalo rin ang representative mula sa Philippine Business for Social Progress, si Ms. Christine Rivadelo at Manila City Mayor Joseph Erap Estrada. Isinagawa ang ribbon cutting. Presentation of the marker. Kami po sa Philippine Business for Social Progress ay lubos na nagpapasalamat sa tiwalang binigay ng lungsod ng Maynila at ng SM Foundation upang maging bahagi ng proyektong ito. So ito po ang commitment namin sa SM, Ms. Connie and Sir Chito. Dahil tuloy-tuloy lang ang proyekto namin dito sa Smoky Mountain,
nakakaasa po kayo na hindi masasayang ang proyektong binigay nyo sa mga tao. Labis-labis ang pasasalamat ng mga ina na kasalukuyang nasa lying-in clinic. Mas okay po yung pinagbago ngayon kasi po mas lalo po siyang gumanda. Tsaka mas naging comfortable po siya kaysa po yung noon. Naging mainit din ang mensahe ni Mayor Erap Estrada patungkol sa magandang proyektong handog ng SM Foundation. Ipapasalamat po kami sa pamilya na ni Hennessy, saka ni Dinang Presidente si at ang kanyang po anak, si Tessie Gosson, si at si Big Boy. Sila po ay pasalamatan natin na nabigyan po tayo ng mga ganitong magandang fasilidad para sa ating mga kababayan dito. Siyempre po ay na kayo nagpapasalamat din tayo sa mga kaibigan natin dito sa pribado sektor na handa tumulong para sa mga ganitong proyekto. Isa po na rito ay aking SM Foundation na pinangunahan po ng ating kaibigan si FSC. Hindi na po sila pang shopping kundi pang helping pa. Ang sasabihin ko na lang po sa inyo ay masayang-masaya po kami buhat sa SM Foundation at sa amin pong katuwang ang PBSP na maging kabahagi ng ating renovation dito po sa Smoky Mountains Health Center and Lion-In Clinic. Nagbigay rin ng mensahe si Ginoong Chito Makapagal. And we're very, very pleased. Itong pinuntahan nyo ngayon na tinayo ng or inayos ng SM Foundation in partnership with PBSP is something na napakahalaga ho, no? Kasi ang ina-address nito basically is para sa kababaihan, no? Sa ating mga anak at sa ating mga elderly. Maraming proyekto pa naghihintay mula sa SM Foundation para sa mga kababayan natin na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang sakit na dadarama ng isang magulang ay doble sa tuwing nakikita ang kanilang mahal sa buhay, lalo na ang kanilang anak na dumaranas ng matinding karamdaman. Anumang tulong na maipapaabot sa mga nangangailangan ay isang malaking ginhawa na rin upang maibsan ang hirap at pighating kanilang pinagdaraanan. Kung meron po kayong mungkahi o katanungan, maaari po kayong magpadala ng liham sa pamamagitan ng aming official website, Facebook page at email. Kung nais namang magbahagi sa mga pasyenteng napanood sa araw na ito, maaari pong bisitahin ang aming tanggapan o kaya naman ay mag-donate sa mas mabilis na paraan na gamit ang U-Share. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telepono 9827777, local 9950, o direct line number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM Malls. Ang mga BDO branches sa mga SM Malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako@gmanetwork.com. Sa Facebook, www.facebook.com/kapwako. Bisitahin ang aming website www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maaari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ng mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers. Ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Mateo, Kabanata 7, Talata 7 at Talata 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. At ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sa ngalan po ng Kapwa Ko Mahal Ko Foundation Chairman, Attorney Felipe Henry Gozon, at ng aking partner sa programa, si Ginoong Orly Mercado, ako naman po si Connie Angeles.
Higit po ang aming pasasalamat sa mga ahensya at individual na walang sawang kabahagi namin sa paghahatid ng serbisyo medikal, lalong-lalo na ang SM Foundation. Lagi po sana nating isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Thank you very much. We'll see you again on Saturday. Tanggapin mo.